Hi guys! Welcome back to my channel. So I'm here at the Hemodialysis Unit. So kung di mo pa na-try mag-duty sa HDU, you'll be wondering kung ano nga bang ginagawa doon kasi para bang untechnical because of the machine involvement. Anyway, I will save that sharing about my HD duties for another post because this time nag-guest tayo ng HD nurse, si Mam Cecille, to somehow get a glimpse about the technicals of HD. Hello! Welcome to Family Dialysis Unit. So before, noong 2016, ano ko lang yung history. So we have only 8 machines, walang capacity. And then by the year 2018, naging 12. And then recently, noong January, we had ngayon 16 machines. Wala pa rin kaming capacity machine. So ayun, nandun yung ISO namin for patient na may bubo, pneumonia whatsoever. 2 weeks forward. Tapos, ayun, yung mga kasama kong maganda. You know, busy eh. Pag COVID cases, hemoperf, dito din namin pineperform. Like, ibababa namin from COVID ward hanggang dito. So, hemoperf is different sa HD hemodialysis. Kasi hemoperf, nililinis yung blood toxins. Kasi nga, COVID positive sila. For 3 consecutive days. Orienting to reality. Hi ma'am, ano bang ginagawa nyo ngayon? Starting lang. Fill lang to ng mga para sa susunod. Kasi meron na sila nang gagamitin na this day. Tapos yung pang the other day naman yung, or the other session na yung sulat ko dito sa retreat. Actually, from first to fourth, from first to third shift. Ayan, susulat lang yung kanilang dialyzer. Kung regular heparin sila, pa na to sa susulat nila. Kasi medyo madami silang sinusulat. Yan pala yung pinapriming din. Okay, thank you, ma'am. Hi! Hi! Para kayo may parade, ah. Ito po yun guys, usually yung ginagamit na dialysis po ng ating mga chronic kidney disease patients. Ayan, so kung tinignan nyo kasi siya, diba, para ang technical, nakakatakot hakuha ka, tapos tumutunog-tunog pa guys, no? So yung HD kasi usually talaga may training na ginagawa dyan. So sila, yan yung ginagawa nila. Medyo technical na yun, kaya ito na si ma'am. So, gaano katagal ka ng HD nurse? Since 2016. Ayan. Kaya siya po talaga yung historia natin dito. Tapos ito yung bloodlines na ginagamit sa patient. So red, arterial, blue venous. Okay. Yung arterial, away sa pasyente. Tapos yung venous, yung pabalik sa patient. Yun. Okay. So ayun, hemodialysis and disinfection. Every shift, i-disinfect namin yung machine for 28 minutes for half moon meaning 28 minutes ng disinfection, meaning pag half moon may kasunod pang pasyente, kapag full moon kasi end of shift na yun. So ngayon full moon na. Yes. Tapos ayun, pag kinik natin hemodialysis, ayan na siya. Yan yung usual na nakikita nyo pag may patient pero wala. So ayun, pag ganyan ang drawn machine kasi is para sa akin, user-friendly. Kung ano yung alarm niya, yun yung problema niya. Wow! Tulad niyan, oh. May lalabas dyan na prompt. Parang uutusan ka niya. Like, huh? Pag meron ditong lumabas na connect bicarb, kukonnect mo, mawawala na siya. Very user-friendly nga. Ayun. So, dito tayo. So, ito yung... Ito for UF. Kung ilan yung hahatakan ng pasyente, like 3-5, okay mo lang. Usually, therapy time, 4 hours. May mga patient kami na 4 and a half hours. Pag, depende kasi sa nephro, like, maraming patient na like 1-5, 1-3 crea. So, 4 and a half hours. Pero twice a week. So, ayun. Dito yung sa heparin. Heparin stop time, 1 hour. So, pag heparin bolus, pag regular heparin, 4, and then 1 ang heparin rate. Kumbaga, ang bolus mo, 4, and then every hour, 1 cc siya,
automatic kasi naiseset na siya. So, ayun. Dito, sodium. Minsan, ina-adjust namin kapag mababa yung BP ng patient. So, ayun. Ito, KTB, pilihan dialyzer, and then Watson, kung male or female, anong driver, ganyan. So, ayun. Ito, pag mag-a-alarm ka like last hour, IV iron, or post-BUN, or kapag flushing, magsa-cycle ka lang ng every 15 minutes, 50cc, yung i-infuse ng NSS, na NSS, dito yun. So, sa Bibron kasi, flushing or bolus, makikita mo kung ilan na yung nabobolus nung machine sa patient. Like, sa Fresenius, tansyahan lang. Like, kapag pinidot ko to, ma-under siya ng 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Hanggang 100. Galing. Dami experience sa Fresenius pa, comparison. Sa Fresenius kasi tinatansyahan mo lang. Parang titignan mo lang to kung nakaka-100 ganun. Ganun. Dito, hindi. Tapos, kung... Bibron, baka naman. Tapos, yung total infusion volume, like, kunwari, ang flashing yung patient, like, bagong kabit ng IJ, nakabitan siya ng fistula, so, prone to bleeding. So, mag-flashing ka. Example, total infusion volume. Dito mo makita, like, 500cc na yung na-infuse sa kanya or more. Yun. So, ayun, nag-alarm yung patient, connect acid as concentrate. So, ilagay na natin yung acid and bicarb. Galing. Talagang gagawin yung... Wala na ko yung pasyente. Magandang ako. Ayan. Napakaswerte po natin guys sa tayo ay napaunlakan ng isang ganitong klaseng demonstration. So ayun, pagkakabit, di ba nawala na siya? Wow, galing nang uutos nga si Bibron. So, example, kapag naman nakahook sa patient, like arterial upper limit, so meaning, baka sa position lang ng patient or nag-hypo na yung patient, pag venous upper, like, baka nakabulge na yung access ng patient. Yun. So, ayun. Tapos, dito nilalagay yung heparin. Okay. Ano lang sa Bibron machine, matagal siya mag-prepare, tsaka matagal siya mag-disinfect. Kasi it takes time talaga. Yes. Mayroon DF preparation, temperature test, whatsoever, feeling DFS. Ganun. Nice. So, kaya medyo matagal. Ayan. Pero, kapag okay na, ito yung dialyzer. Ikakabit na yung dialyzer. Magpa-prom siya ng please connect the coupling sa dialyzer. So, okay na. Ayun. Yun. Galing. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Processing room and dialyzer storage room. So, dyan nilalagay yung mga dialyzer para i-rinse. Tapos, kasi ang dialyzer kasi dito sa amin, hanggang 10 use and then tapon na. So, ayun, dito siya nililinis. Tapos, ito yung dialyzer storage room namin. Yan yung lahat ng pasyente namin. Which is, I think, nasa 80 na yung patients namin or 81. So, malapit siya mapuno. So, bawat dialyzer, meron name, date of birth, kailan yung first use, tapos kung field health or cash. So, ayun. Para namamonitor kung hanggang ilan ba yung na-use nila dialyzer. Tapos, dalawang kasi yung dialyzer namin. Yung isa low flux, yung isa high flux. High flux, yung fiber sa loob mas malalaki. Di tulad sa, sa low flux. Ayun. Pero mas ang sabi kasi dati, face out daw yung low flux. Iyan mo ngayon hindi pa. So, andyan pa din. So, meron pa din. At saka kasi mas mura yung low flux kapag kinash ng patient. Yun. Parang siguro mga 3 or 4 patients lang namin yung naka-low flux. Ayun. Wow. Dito ni-rinse yung dialyzer. Pag clean water lang, pag disinfect, meron siyang MDT na kasama. So, ito yun. Yung disinfectant. Ayun. Tapos,
Hindi yung per dialyzer yan, ganyan. Yes po. Kunwari, yung clean disinfect, isang row. Yung per row siya. Tapos, ito yung tawag dito. Dito kasi mini-measure yung, ano, yung may, ano. Ayaw mo yan. Kung papasa yung dialyzer, kung pwede pa siyang gamitin or hindi. Mm. So, 80 pataas ang passing. So, diyan yung nakikita? Dito. Ah, dito mismo? Yes. Wow. Yon, TCV. TCV daw. Total cellular volume. Ah. So, parang may passing rate siya. Like sa school, kung kapag 80... Nox! Talaga may analogy pa si mama. Pasado yung dialyzer mo. Kasi pangit na yung linis kapag 70-60 na yung okay. Hindi na nakukuha yung efficient. Pangit na yung linis niya. Sira na yung fiber sa loob. Yun. So, ito yung early test. Kung test or pass yun. Yeah. Ito yung residual and parasitic. So, di ba guys? Ang dami natin natututunan dito, guys. Ito yung mga... Ito guys, yung mga hindi nyo alam, guys. Di ba? Di ba? Unless ma-expose kayo talaga sa mga galing nating HD nurses. Ayan. Yung parasitic, test for potency of parasitic as in dialyzer reuse. Meaning, kapag naglagay ng disinfectant sa dialyzer, itatago, kukuha ka neto to check kung kapag kumulay siya at umitin, meaning may disinfectant na siya sa loob ng dialyzer. May chemical reaction. Yes. Kumbaga. Oo. Ngayon, ito naman yung residual. Test for residual peroxide in rinse solution. Example, kapag magsistart ka ng dialysis, di ba may disinfectant yan sa loob, i-rinse yan with water. So, ito ang i-check kung may disinfectant pa ba yung dialyzer or hindi. So, syempre, kailangan wala nang disinfectant yung dialyzer. So, dapat puti yung magiging color nung test strip. Ayan, galing. Kahit yung color, alam na natin, guys. Dami natin natutunan dito. Hindi talaga tayo nagkakamali sa ating in-invite na guest. Alright guys, so I hope you learned about this and thank you for watching my vlog. And actually before ako na-start nito, wala rin ako masyadong alam about the nitty-gritty of the HD stuff. And we are just so lucky that we don't have patients on the shift and may time talaga mag-tell or discuss about this stuff. So ayun guys, watch out for my vlog about my HD duties. Bye!